Let's say to all po kapamilya, welcome ulit sa ating morning devotion and maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Ang Panginoon na po ang magpala sa inyo. At kung nagtataka po kayo, ba't ako nakamask? Ay, tsaka ako na po ikukwento. So today, before po tayo mag-start mga kapamilya, pray lang po tayo saglit. Father God in heaven, nagpapasalamat po kami sa inyo ngayon pa lang with all our hearts, Lord. Dahil alam po namin na ang buhay namin na binigay ninyo ay hindi lang para sa amin. That you have created us for a purpose. And Lord, sa buong linggo na to na pinananalangin namin ang aming mga leaders, we pray, Lord, na sa bawat araw, matutunan din po namin maging isang leader. Dahil alam ko po, Panginoon, na sabi nyo nga, lahat ng anak nyo will be the head and not the tail. So alam ko po, Lord, we are born leaders and we are chosen by you. Kaya, Panginoon, as we listen to everyday devotion, may we learn how to be a good leader. Katulad po ng Panginoong Jesus. Pinananalangin po namin to in Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po, kapamilya. Alam ko po na pinagpipray natin na ang mga leaders natin sa church. Pero hindi nyo po ba alam na one way or another, you too, kumbaga, lahat po tayo na may tumitingala sa atin ay considered as leaders. At kiniklaim ko pa rin po na sabi ni Lord, kapag tayo nasa Panginoon, hindi tayo yung nasa huli-hulihan. Yes, we are good followers, but sabi niya, we will be the head, we will lead. Kaya po, sa bawat araw po na pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, matuto po tayo paano tayo maging totoong leader. So, maiiba po naman tayo. Ang verse po natin is from 1 John chapter 2, verse 29. Sabi po niya doon, if you know that He is righteous, Jesus, you may be sure that everyone who does right is born of Him. So, ibig sabihin, pinafollow natin kung ano ang ginagawa ng Panginoong Jesus. May story po dito na napakaganda. Sabi niya, si Jeremy ay isang bata na na-abandon, kaya basta parang na-trauma po itong batang ito. He arrived in the home of Mike and Joanne as foster child. So, inampun po nila. He couldn't dress or fed himself and he wasn't potty trained. Pagkabatang, siguro na sa sobrang shock, ganun na siya, hindi niya alam paano kumain, maaaring hindi sila kumakain parati, ganun. Hindi siya turuan, napabayaan, kung ano man ang magulang na nag-iwan sa kanya ng ganun. He had been seriously neglected. Oh, yun daw po. Hindi siya naiwan ng mga magulang. In his new family, he received good food and a sense of safety and was sent to nursery school and speech therapy. Pinaterapi pa nilang mag-asawa tong batang to. And was sent, over one summer, sabi niya, Jeremy grew 2 inches and gained 2 pounds. Tumataba na yung bata, tapos tumatangkad pa. His vocabulary also grew and he was no longer afraid of the dark. Natututo yung bata. Ibig sabihin, pinibigyan talaga ng oras na mag-asawa. Then 3 months after he has arrived in Mike and Joanne's home, the state sent him to live with his grandparents. Ganun lang. 3 buwan nasa kanila yung bata, tapos sasabihin na pukunin na siya ng mga lola at lolo. As Jeremy was driven away, Joanne remembered back to when the family was struggling to cope with Jeremy's problem. Sabi ni Ma'am Joanne, bakit ganun? Noon, hirap na hirap sila, pagkatapos ganun na lang iniwan. And she asked Mike, sabi niya, Mike, o asawa niya, why are we doing this?
Kasi ang sakit-sakit po nun, no? Yung aalagaan mo, napamahal na sa'yo, ginawa mo yung best mo, tapos biglang mawawala. Pusa nga lang po, iiyakan ko eh. Eh, tao pa. The answer came several months later. Hindi nakasagot si Mike. Pero after 7 months, as she and Mike attended church together, the pastor read from the scriptures. He then took a little child whom he set among them and embraced, and he said to them, "Anyone who welcomes a child such as this in my name welcomes me." Mike nudged Joe and whispered, "That's why we do this." The Lord never called any of us to be successful, mga kapamilya. Kasi po yung success na nakikita ng mundo, kakaiba sa success na sinasabi ng Panginoon. Kaya po sabi nga, ano po ang sinasabi ng Panginoon? Only to be faithful. But to be faithful, gawin mo lang yung tama. Gawin mo lang yung nararapat. Bakit mo ginagawa yun? Kasi mahal mo ang Panginoon. Punong-punong tayo ng pagmamahal. Kaya ginagawa mo lang yung dapat mong gawin. Our success lies in His hands. Nasa Panginoon po ang success natin. And our reward comes from His supply. At si Lord din po yung magre-reward sa ating lahat. Kung minsan, ginagawa ng isang tao ang tama, hindi dahil para may mahita siya, kundi para may maibigay siya. As leaders, sabi nga, our obligation is to do the right thing. And the rest is in the hands of God. As leaders, never stop doing what is right. As leaders, always, ano bang nakita natin dito? Always remember na ginagawa mo yun dahil mahal mo ang Panginoon at nag-overflow yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Minsan nagtatanong tayo na, ba't ko pa ginagawa ito? Eh, ganun naman sila. Sabi nga ni Lord, just do the right thing. And the rest is up to me. As leaders, dapat po maging faithful tayo sa kung anong inilagay ng Panginoon sa plato natin sa araw-araw. Yung sa mga anak natin, sa mga kapamilya natin, sa mga kaibigan natin. Kung ano yung inihain ng Panginoon para gawin mo, gawin mo. Kaya as leaders, always be humble, trust God, do what is right, mga kapamilya. So yan po yung nakikita natin. And sabi niya nga, makikita ng lahat yun. At yun ang isang proof that we are born of Him. Na talagang, sino po talaga tayo? Anak tayo ng Diyos. Kaya ginagawa natin yun. Sabi nga, pag anak ka ni Lord, hindi ka magiging pabigat. Magiging blessing ka. You will not be the tail. You will be the head. And everything you do will prosper. Kaya mga kapamilya, mahirap maging leader. Pero masarap na mapakita na ang Diyos ang kasama natin sa kahit anong ginagawa natin. Kaya huwag po tayong bibitaw, and let us all be faithful kung anuman po yung inihain ng Panginoon sa atin sa bawat araw. Kaya yun lang po, kapamilya. Tandaan po ninyo, hindi lang po sila pastor ang leader. Akala nyo po sila lang, pati po kayo. Because one way or another, someone is looking up to you. That's why you should lead well and be faithful. So, yan lang po, kapamilya. Pray na po tayo. Lord, maraming salamat po sa paalala ninyo sa amin na wala nga naman po kaming dapat bang ipurba o kahit na ano, kundi gawin lang po namin yung tama sa bawat sitwasyon na binibigay niyo sa amin, sa bawat opportunity, Lord God, na haharapin namin. Patawarin niyo po kami, Lord, kung minsan
nakakapagod. Pero thank you, Lord, because of your grace. Tatayo pa rin kami at gagawin pa rin namin, Panginoon, yung mga bagay na pinapagawa niyo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, with your spirit, Lord God, to lead us. Kung paano po namin gagawin yung mga bagay na tama, tapat, at may pagmamahal. Sabi niyo nga, Lord, kahit anong gawin namin, ibigay man namin yung buhay namin, o sunugin man kami, kung walang pagmamahal, walang kwenta. Kaya po, Panginoon, tulungan niyo po kaming gawin ang lahat ng bagay na merong pagmamahal. Lead us, Lord, dahil we cannot do anything, Lord, na wala ka. Salamat po sa kwento na napakinggan namin. That's why we do this, Lord. To do what is right and be faithful hanggang sa pagdating mo. Because we want to welcome you, Lord God, at mapakita kayo, maipagmalaki kayo sa iba. Lalo na po, Lord, sa mga hindi pa nakakilala sa inyo. Give us the grace, Lord God, and give us everything we need to show them who you are in our lives. Help us to be good leaders, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!